Pakinggan natin itong ano, itong Duterte versus Risa Ontiveros showdown nung ito pasok. Napaka-hindi magandang impression po nung mga stick. Napaka-hindi maganda? Napaka-hindi maganda? Pucha, ito yung talagang gigil na gigil, gustong manakit, pero ang image niya, nanay ng buong mundo. Mother Mary image. Pero gigil na gigil at bastos din naman yung bibig. Ayaw niya sa bastos, pero sobrang bastos din naman niya. Sige, pasok. Statements kanina. Kaya I appreciate the candor of Yusek Kuy at pati kanina ni General Danao. Look, ma'am, about it. May I interrupt tayo, you? I'm done, Mr. Chair. Kindly. Opo, Mr. Chair. Kasi siguro napansin, pati ng former president, yung shock ng lahat. Nung shock ng lahat. Eh, ikaw lang na shock. Kami nga na shock sa'yo eh. Kala namin magaling ka, hindi pala. Meron ka pang ano? Kailangan niyang humarap. Takot ba siya? Takot bang mga Duterte humarap? Utang yabang-yabang. Nung humarap, ito na po yung last question ko. Ha? Last question mo na. Bumiyahi ako mula Dabao hanggang dito. Tapos, yan lang ang itatanong mo sa akin. Utang ina niyan. Hanggang bukas tayo, walang aalis. Walang aalis, dito lang tayo hanggang bukas. Tapos lumayas. Akala ko ba gusto mong i-pin down si Duterte? Ba't nagmukha kang tae? Bakit sir, yan ba ang trabaho ng pulis? Na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung mic nyo. Pag dumaban. Bakit iba po yung pagka-express kasi kanina, so I had to clarify. Bakit na nga eh, tinanong mo, sinagot ka na nga. Tangi na kasi, gusto mong sagot na marinig yung gusto mong sagot na marinig. Puta abogado yan, piskal yan, mayor yan. Naging presidente yan. Puta Risa Ontiveros, kahit isa sa mga posisyon na yan, hindi ka magkakaroon. Senador, sa'yo na yan. Oo, pero mayor, congressman, tapos presidente, hindi mo kailanman makukuha yung mga titulo na yan. Piskal. Tumigil ka. Bakit sila magpapatay? No. Hindi yan ang tanong ko. Yung tanong mo, sinagot niya eh. Yun ang tanong mo. Ganyan ba trabaho ng polis? Pumatay? Pag lumaban? Hindi ba magandang sagot yun? Nanlaban eh. Anong gagawin mo? Putangin niya. Nanlaban siya, tapos tatakbo ka? Ipulis ka? Ay na, hindi na ano yun. Hindi na to serve and protect yun. Iba na yun. Napaka hindi magandang impression po nung mga statements kanina. Kaya I appreciate. Ikaw lang ang hindi nagandahan. Pinalakpakan pa nga siya dyan eh. Pinalakpakan pa nga si PRRD. Ang sabi pa nga ni PRRD, kapag if given another chance or kung babalik ako sa nakaraan, will I do it? I will do it. Dodoblihin ko pa. Sabay, drop the mic, tapos palakpakan ng taong bayan. Nung nagpalakpakan taong bayan, putangin na parang maihimatay si Risa eh. Bawal magpalakpakan dito. Bawal magpalakpakan. Lumabas kayo ha. Ginanon na lang ni Coco kasi pahiyang-pahiya si Ontiveros eh. The candor of Yusek Kuy at pati kanina ni General Danao. Look, ma'am, about it. May I interrupt you? I'm done, Mr. Chair. Kindly. Itong mga to, ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal. Yan pa lang yung sinabi pa lang ni Duterte na yan, na itong mga polis, nag-PMA yan. So are you saying Risa Ontiveros na bobo yung mga PMA yan? Hindi sila tanga na basta inutos ko, patayin mo, papatayin mo. Hindi ba nga, lagi nating sinasabi sa mga polis ngayon, nung nasa KOJC, anong sinasabi natin sa polis? Hindi nyo trabaho yan. Yung pinagagawa sa inyo, excessive na yan. Mali na yan, labag na sa batas yan. Inuutusan na kayo ng mga amo ninyo na lumabag sa batas, dapat huwag kayong pumayag. Yan yung sinasabi ni Duterte na pag sinabi ko sa yung patayin mo, papatayin mo. Syempre hindi, bakit? Kasi nga
ano ka, you are a man of law. Ikaw ang taong sandigan ng ano, tagapagpatupad ng batas, hindi ka lawbreaker. Ang pagpatay ay lawbreaker, lalo na kung papatay mo ng sadya. Nag-aral yung mga yan sa academy, dumaan yan bilang plebo, pinahirapan yan hanggang sa maging gumraduate sila, at pag-graduate nila sa damukal na training pa ang kanilang ano, ang kanilang tinake at public safety, lahat-lahat na. Tinuro yan sa kanilang lahat, tapos ang sasabihin mo eh, sobrang tanga nila na isang utos lang ni Duterte, patayin mo yan, papatayin nila. Ang tanong, may inutos ka ba, PRRD? Oo. Inutusan ko talaga sila, patayin nila. Puta, ang tanong, sinunod ba nila? Hindi nila sinunod kasi puta ina, labag yun sa batas. Ako, bilang galit, bilang emosyonal, nakita ko yung krimen, gusto kong mamatay ang hayop na yan. Kaya lang, hindi ginagawa ng mga pulis ko eh, kasi nga, mali. Ay, nako. So sabi nga ni Bryke Naria, indirect insult yan sa mga PMAers and uniformed personnel. Kaya kayong mga pulis na nanonood ngayon, wag ganito kayo itrato ni Risa Ontiveros, mga mangmang, mga caveman, mga mountain boy, mga ignorante na para kayong mga aso na pag inutusan mga gat, kakagat na lang kayo. Hindi nga po kayo ganun. Kaya nga sabi namin sa KOJC noon, hindi kayo ganyan. Hindi kayo dapat sumusunod pag mali. Kasi kung mali na, sinunod mo pa po siya, hindi ka na tagapagpatupad ng batas niyan, tagalabag ka na. Dito pa lang eh, soplang-sopla na si Risa eh. Doon na sa academy nila, sa PMA, they are from there to, yung ano talaga yung batas. Kaya pag inutusan mo yan, sabihin mo, patayin mo, sabihin, sir, mukhang hindi pwede yan, sir. I tried. Ako mismo, I tried. Ako, marami ang patay mo, sir. Kulungan na lang natin, sir. Sabi ko siya, siguraduhin mo lang na hindi marilis. Kasi gagawa ng kalukuhan yan uli. And they will mag-hold up na naman yan. Yan ang sinabi. Lalo na yung mga kaso na mag-knockout, tapos mag-rape, tapos magpatay, o mag... Mr. Chair? Can we let the President complete his sentence? What were you trying to say, sir? That yes, mag-rape, magpatay, mag-knockout, magpatay, and then what do we do with them? Ganun na lang ang sadness ko sa trabaho ko. Thank you. Kaya hindi ko lang hindi kay sinabi ko yan kasi hindi ko lang mas sila mautusan ng ganun na pagaya na sinabi ko. Nag-rape ng bata yung pinatay, patayin mo. Hindi ko mautusan itong mga to. Sabi ko, karamihan na sila PMA, hindi maniwala yan ang ganang-ganon. Sabi man, sir, mahirap yan. Kulungin na lang natin, sir. Correct, yes. Very incorrect po, yes. If I may say, as a civilian, sa professional police. It depends on, Mr. Chair. Ano na natin yan, ma'am? That's your view, that. It's not my view only, Mr. Chair. It's not your view, ikaw na nga nagsasabi. Your view is different from PRD's view. Kung hindi kayo connect, just agree to disagree. Yun ang sinasabi ni Duterte dito, this is my version, you have your version, kwento mo yan, bida ka dyan, bahala ka sa buhay mo. Kung may problema ka, magsampa ka ng kaso, ganun. Tangin na, hindi amin si Duterte sa tangang katulad mo. Thank you for putting it on the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor, ako alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, dyan salamat kayo, Mr. Dyan. Anong salamat kayo? Ha? Pahiya ka, no? Ha? Hindi mo alam ang trabaho mo, huwag kang mayabang. Senador ka lang. Hindi natin minamaliit ang mga senador, pero putang ina, ang yabang-yabang mo, ako, prosecutor, nag-mayor pa ako, nag-congressman pa ako, nag-presidente pa ako.
Utangin na kaya, wag mo akong tuturuan dahil alam ko trabaho ko. Ikaw, gawin mo trabaho mo. If you feel like meron kang pwedeng ipinanghawakan kay Duterte, isampa mo yung kaso. Puro kayo pa-media, puro kayo propaganda, puro kayo social media. Utangin na, all bark, no bite kayo. Wala kayong mga ngipin. Put that on record, Risa Ontiveros. Put that on record. You are not a lawyer, not a prosecutor, di ka nag-mayor, di ka humawak ng syudad, nag-congressman ako, hindi ka pa naging presidente, kaya wala kang alam. Meron ka lang ideas, mga ideologies. Pero hindi yan ang nangyayari sa ground. Pumunta ka sa ground para alam mo kung anong nangyayari. Sumama ka sa mga police operations. Hindi yung recruit kayo ng recruit ng mga bata. Di umano. Sabog. Masakit ba? Masakit ba mga dilawan tae na yung inyong flag bearer putang ina ginawang tanga sa sarili niyang tahanan? Ah, masarap ba? Oo, masarap ba? Masarap ba? Oh. Gusto niyo ng ano? Gusto niyo ng real talk? Eto, real talk. Sige, pasok. Walang hiya ako kasi galing lang ako. Galing ako sa baba. Salamat class kayo, Mr. Chair. Hindi ako sensitive. Ayoko lang talaga ng bastos. Kapal na mukha mo. Nag-apologize, nagpapaka-gentleman na sa'yo si Duterte, punyeta ka, ang arti-arti mo, pa-hard to get ka, di ka naman maganda. Masyado kang pa-hard to get, akala mo makinis ka. Sinasabi na nga ni Duterte, pasensya na ha kung nasaktan ko yung damdamin mo kasi ganito lang talaga ako magsalita, bastos talaga ako eh. Pasensya na. Sabi niyo, okay lang naman sa akin, di ako sensitive, ang ayaw ko lang yung bastos. Sino mas bastos sa inyo? Dating presidente yung kinakausap mo. Dating presidente yan, putang ina, senador ka lang. Wala ka naman nagawa sa bayan. O, hindi ka nga lumaban sa ano sa mga tiwali sa gobyerno. Binabastos mo nga siya eh. Tapos, sasabihin mo, ayaw mo sa bastos. Eh, ikaw yung numero unong bastos, di ba? Nakita mo, yung pinunit mo yung picture ni BP Sara, putang ina, pangalawang pangulo yun. Pangalawang, ano yung pinakamataas na tao sa Pilipinas? Senador ka lang, ginawa mo yun. Sinong bastos sa inyong dalawa? Ito ba si Duterte, pinunit niyan yung picture mo, tarpulin mo? Nagpapakita nga siya sa'yo dito ng, kasi babae ka pa rin, ginagalang ka niya. Tapos putang ina, nag-iinarte ka pa. Kung ayaw mong igalang ka, diwag. Huwag kang iiyak, huwag kang magagalit pagka pinagtatawa na nila si Dilima. Huwag kang magagalit pag nagjo-joke time sila, hindi ka pala sensitive eh. Pal ng mukha mo, hindi ka nga do. Talunan ka nga nun eh. Dinala ka lang ng mga Duterte sa Davao para manalo kang kupal ka. Tapos ngayon, ganyan ka makapagsalita, wala kang alam. Putangin na may kaso ka pa nga daw sa PhilHealth, di umano eh. Di umanong namigay kayo ng namigay di umano ng mga bonus. Kakapal ng mga mukha nyo. Ikaw nga ang pinakabastos dyan eh. Hindi ka ba bastos nung lagay na yon na si Pastor Apollo Quiboloy? Paratangan nyo na rapist? Pero tangan nyo naman yakis na wala naman kayong ebidensya na puros mga testimonya lang naman ng ilang tao, ilang milyon sila. Kapal ng mukha mo, Risa, ikaw ang pinakabastos na magalang ka lang magsalita kasi nga kupal ka. Mahinahon ka lang magsalita, mabagal ka lang magsalita, pero putangin na bastos ka, tanggapin mo rin yan. Ako nang walang hiya, lalo na pag pinag-uusapan natin kaya, ang seryosong ako, bagay ng war on drugs saka extrajudicial ako, killings. Ako bastos lang, wala ang hiya talaga ako. Bastos siya, walang hiya. O ano ka ngayon, Risa? Ayaw ko lang sa bastos tsaka walang hiya. Okay lang yun, bastos ako tsaka walang hiya ako. Wala akong pake, Risa Ontiveros, kung ayaw mo sa akin, putang ina mo, ayaw ko rin sa'yo. Diba, real talk lang. Nagpakababa na si PRD, dating presidente, alam naman niya offended ka.
I am sorry, palamura lang talaga ako kasi galing ako sa babae. Sorry talaga ha, sorry. Hindi ako sensitive. Ayaw ko sa bastos sa walang hiya. Ah, ganun? Bastos ako tsaka walang hiya. Putangina, kung ayaw mo sa akin, wala akong pake. Sino ka ba? Tangina, isang boto ka lang naman. Actually, dapat Senator Bato, nag-apologize tayo kay President for starting our hearing in the morning. Ano, tinan mo, very light yung mood. Ikaw lang, Risa, ang madilim. Oh, ikaw lang ang kupal. Lahat naman sila very light eh. Dapat wala tayong humingi ng paumanhin. Tingnan mo, si Coco Pimentel na nga lang, nag-iisang kakampi mo, dadalawa na lang kayong minority. Tangina, hindi pa siya umayon sa'yo. Magpasalamat ka nga, Risa Ontiveros eh. Pucha, wala pa dyan yung ibang mga senador. Wala pa dyan si Tolentino. Si Tolentino, kahit na, ano yan, kahit na tumakbo-tatakbo yan sa, or tinrider yan sila Duterte, hindi yan papayag na baboy-baboyin nyo si Duterte, I believe. Oh, buti nga, wala pa si Cayetano dyan eh. Buti mo nga, wala pa si Cynthia Villar dyan eh. Kung nandiyan dyan yung mga yan, pucha, Risa Ontiveros, kawawa ka. Kawawa ka talagang malala. Doon siya nahihirapan actually siguro. Saan mo, napansin mo Risa, nagtatawanan silang lahat. Ikaw lang seryoso. Alam mo kung bakit? Puta, party pooper ka. Ang tawag sa'yo, party pooper, masyado kayong seryoso kasi nga, puta, hindi nyo maikarga yung mga propaganda nyo. Gusto nyong babuyin si Duterte, pero puta, matalino siya. Mas matalino siya sa inyong lahat combined. Yun ang masaklap. Same manner that I would like to express my apologies, especially to Senator Ontiveros, kasi sensitive sa mga ganitong, yung karakter ko, gano'n talaga. Baski saan mo ako ilagay, gano'n ka, even in front of anybody, gano'n talaga ako. Bastos ako, walang hiya ako, kasi tsagaling lang ako, galing ako sa baba. Salamat class kayo, Mr. Ako. Chair. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin ng seryosong ako, bagay ng war on drugs saka extrajudicial killings. Ako bastos. Salamat man. Kayo, wala ang Mr. hiya Chair. Talaga ako. Yan ang totoo. Ano ngayon? Siguro, hindi ako dadating itong pagka-presidente kung hindi ako bastos at hindi ako... Ano ka ngayon, Risa? Ang yabang-yabang mo, bastos ako at walang hiya ako. Ayaw mo sa akin, ano ngayon? Naging presidente ako hindi dahil sa'yo, kupal. Pero naging senador ka dahil sa amin. Ah, lagay mo yan on record. Na pinagtatawanan ka, Risa, oh. Pinagtatawanan ka ng mga tao sa Senado, di ka nahihiya. Sabi mo, bahay mo yan. Nakakahiya, no? Sa lahat ng ayaw ko, yung sasarkastikin mo, yung tarantado, sabi ko nga sa inyo, eh, kaming mga laking kalsada, putang ina nyo, hindi nyo kami makukupal. Wala tayong demandahan, magbastusan tayo, maghapon magdamag, okay lang. Basta siguraduhin nyo na kaya ng konsensya nyo, kaya ng mga bitukan nyo yung mga maririnig nyo sa amin. Kasi kung hindi kaya ng mga bituka nyo, putang ina, get out of the kitchen. Bastos pala ako eh. Ayaw mo pala sa akin eh. Ba't nandito ka pa? Feeling mo naman kagandahan ka na gandang-ganda ka sa sarili mo na magbabago si Duterte para sa'yo. Puta, 79 years old na yan. Ilan taon na nagmumura si Duterte? Gusto mo hindi siya magmura dahil sa'yo? Sino ka? You are so full of yourself. You are not all that. Oo, masyado kang believe sa sarili mo. Oo, pero hindi ka magaling. Oo, ganun yan. So kung ayaw mo sa akin, ayaw ko lang sa bastos, tsaka bastos ako. Tsaka sa Santanas ako. Oh, ayaw mo sa akin? Lumayas ka dito. Ayaw mo pala sa akin. Kung ayaw mo, ako na lang aalis kung gusto mo. Ang inang arti-arti mo, pinatawag nyo dyan eh. Diba? Pinatawag nyo ako dito. Putang ina ninyo, kung magbababastos ako dito, wala kayong paki, pinatawag nyo ako. Eh, di sana hindi nyo ako pinatawag kung ayaw nyo ako magsalita. Oh, diba, Risa Ontiveros? Dapat ikaw, umalis ka na lang dyan kung ayaw mo pala sa bastos, ayaw mo pala sa ganito, sa ganyan.
O kung sa tingin mo may kasalanan ako, magsampa ka ng kaso. Hindi yung kung ano-ano pinagsasasabi mong feeling mo, importante sa sambayan ng Pilipino yung pakiramdam mo, yung feelings mo. Wala kaming paki sa'yo. Kahit maumpog ka ngayong gabi, wala kaming paki. Sabi ko nga sa'yo, mawala ka sa Senado, putang ina, baka matuwa pa kami. Hindi ako walang hiya. Thank you, Mr. President. Ah, hindi ako mananalo. Kung hindi ako walang hiya, kaya nga ako binoto ng tao, dahil walang hiya ako, ikaw. Walang hiya ka? Mabait ka, di ba? O, kita mo, hindi ka nananalo. Hindi na uso yung bait-baitan, kasi pag nagbait-baitan ka, pupunta ka sa langit-langitan. Oh, kaya sabi nga ni PRD, oh, masama ako, demonyo ako, bastos ako, kaya nga ako nanalo eh. Ano? Di ba, sabi rin ni Batuyang kay Chel Jokno? Chel Jokno, di ba sabi mo nung debate natin, mamamatay tao ako? Pinaliwanag ko na sa iyo yung tungkol dyan sa neutralize na yan eh, di ba? Sa sobrang galing ko nga, naging senador ako, ikaw hindi eh. So, sinong tama sa atin? Sinong pininiwalaan ng tao sa atin? Ikaw o ako? Tangina, durug. I am now, hindi sa lahat ba, baka sabihin mo, magwalang hiya ako sa inyo, hindi yan. May kunting edukasyon rin ako. Decency. Yung demeanor ko, yung pinapakita ko sa inyo, yung galit ko, yung rage ko, sa criminal yan. Kung masama loob mo, Risa Ontiveros, sa galit ni Duterte, addressed yan sa kriminal. Putang ina, baka kriminal ka? Baka. Hindi ko sinasabi kriminal ka. Baka, ayun na, mamisquote nyo na naman kami. Yan ang panatero, yes. Walang inuurungan. Woo! Pag tama palakpakan, pag mali ay babanat. Boses ng ordinaryo Pilipino, Banateros ay walang makakasya.